Nakakagimbal na naman na balita mga netizens ang dapat nating tunghayan. Handa na ba kayong malaman at marinig? Sa gitna ng mainit na usapin sa politika, si Senadora Amy Marquez ay muling nasasangkot sa kontrobersya at binabatikos ng ilan dahil sa umano'y pagiging balimbing o isang politikong pabago-bago ng posisyon depende sa kanyang interes. Ang paglutang ng mga isyu nito ay nagdulot ng mga tanong. Ang mga pagbabago sa kanyang tindig ba ay isang taktika upang manatili sa kapangyarihan o isa itong tanda ng pagiging pragmatiko sa isang mabagsik na larangan tulad na lamang ng ating politika? Isa sa mga dahilan ng pagtawag kay Amy bilang balimbing ay umano pagbabago ng kanyang mga pahayat. May mga pagkakataon na tila kumukontra siya sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos na walang iba kundi ang kanyang kapatid. Halimbawa, naging kritikal si Senador Amy sa isang polisiya ng gobyerno, particular na sa mga isyong pang-ekonomiya tulad ng taas ng presyo ng bigas at kontrobersyal na pag-angkat ng mga produktong agrikultural. Dahil sa kanyang posisyon, naging palaisipan sa publiko kung tunay ba siyang tumatayo para sa kapakanan ng bayan o kung ito ay isa lamang paraan upang mapanatili ang kanyang popularidad. Ang ganitong mga hakbang ay madalas ituring na tanda ng pagiging balibing o isang termino sa politika na tumutukoy sa mga leader na pababago-bago ng katapatan at paninindigan para sa sariling interes. Sa mga kritiko, lumalabas na tila kinakarma na rin ngayon si Amy Marquez dahil sa kanyang mga galaw at taktika. May mga nagsasabi na ang mga isyong bumabalot sa kanya ay bunga ng mga desisyong ginawa ng kanilang pamilya at kung saan itinuturan silang responsable sa maraming human rights violation at katiwalian. Para sa ilan, ang kanyang kasalukuyang pagdanas ng kontrobersya ay tila pagsingil ng kasaysayan para sa mga nagawang pagkakamali noong nakaraan. Bukod dito, ang mga lingas-ngas na siya raw ay nagiging diablo sa loob ng palasyo ay nagpapahiwating ng di umano'y lumalalang hiduan sa loob na mismo ng gobyerno. Kung dati nagkakaisa ang mga Marcos, ngayon ay nagiging malinaw ang pagkakaiba ng kanilang pananaw sa pamamalakad. Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, grabe ang ating VP Inday Sara, may latest siyang pahayag. Sabi niya, kung kalaban na kita, kalaban na kita habang buhay. Grabe, astig. Pakinggan natin itong mga pahayag na ito at binigyan ng komentary ni Pinay Views and Opinions, isa pa sa mga DDS vlogger na magaling. Dagdagan ko na rin ang aking reaksyon mamaya. Makinig tayo kay VP Inday Sara. Away na tayo. Tapos na yan. Wala na tayong babalikan. Wala na tayong babalikan. Oh, never again. Oh, never again. Oh, never again. Never again. Never again. Never pero again. Hindi naman sa yan, mga kababayan, ha? Masama ito sinabi ni Sara. Pero di ba ang sabi ng mga relihiyoso na patawarin mo ang iyong aaway, patawarin mo ang iyong ganyan. O patawarin! O sige, patawarin. Pero hindi na maibabalik ba, kababayan, ang dating relasyon? Nabudol ka na dati, sapat na yon. Kumbaga, kung nabasag na ang baso, mga kababayan, hindi mo na yan maibabalik pa sa dating niyang anyo. Hindi naman ibig sabihin na kalaban tayo na grabe, o jumbaga na lang. Pwede namang, ang ibig sabihin lang ni Sara, hindi na tayo magkakaibigan muli. As is na lang, as if ordinaryo ka na huyo o ganyan. Nagtanong kanina, which is a very legitimate question. Sabi niya, kalaban namin yan. We cannot ever, which is true. Ako, pag may kalaban ako, kalaban na kita for life. Kalaban na kita for life. Oh, mga Marcos, never again. Etong mga nabubuli kay Sara dyan sa ano, sa kongreso ngayon, tumanda kayo, kalaban na kayo for life. Hindi na kita pwede maging kaibigan. Pag sinabi kong magkaaway na tayo, tapos na yan, wala na tayong pabalikan. Tapos? That's a very tao. That's a very, ano. Oh, maganda itong, ano mga kababayan, attitude ni Sara, lalong-lalo na pagdating dyan sa politika. Dahil ang mga politicians away dito, grabing away, tapos later on, kaibigan na. Tapos yung mga supporters nila, nag-aaway pa rin. Pero ang dalawa, halos magyakapan na. Ayan. Totoong tao si Sara, mga kababayan. Correct. Hindi plastic. Yes. Pero, as I said, in which was announced by Attorney Karen kanina, we can be individually positive. Pwede ka naman, pwede naman magkalaban tayo, kayo dyan. Kalaban tayo? Wala pa mag-aaway dyan. Sa kongreso, marami.
Example, magkalaban ko kayo, of course, hindi na talaga pwede. Oh, hindi na magkaibigan. Hindi na sila pwede magkaibigan, mga kababayan. Pero she can still work with them. Parang magkabit-bahay lang ba? Nag-away? Na forever na hindi mayroon lang boundary. Yes. Pero you can be positive in your community. Pwede magpositive. Sila ni PBBM, hindi na sila magkaibigan. Pero pwede lang magpositive. Hindi sa drug test, ah. Si PBBM, pwede pa rin sila magpositive, mga kababayan. Ha? Walang bakbakan ba? Iba kasi itong si BBM, mga kababayan. Pakilalim kung tumira. Hindi sa kanya direkta. Para sabihin, mabait ako, ako kuting, o ganyan. Pero si Sara, dumidepensa lang eh. Hindi nga siya tuluyang bumabanat, mga kababayan, kay BBM. At ang sabi, may hawak na siyang video. Sabi, wala natin na kung ano yun. Everything in your power to be positive catalysts in your community. And I can be a positive catalyst in the same community. Kahit hindi magkaibigan at minsan naging kaaway, pwede pa rin mag-work together. Positive, pero wala na yung friendship, mga kababayan, na talagang may trust. No. What? Okay, so, magbigay ako ng reaksyon, ano? Tama si Pinoy Views in opinions, I agree, na hindi plastic si Bipin Daisara. Tao lang ako, sabi niya, oh, once nga naging kalaban na kita pang habang buhay. Very frank. Ganyan tayong mga tao. May mga pride kasi tayo eh. Pag nasaktan yung pride, wala na. Grabe ng ano yan. Forever, mahirap mag-forgive, mahirap pag ano. That's basically a human nature. Okay. Ganyan tayong mga tao. Malala ko sa, kailan ba yun? Yung anniversary ng KOGC, inamin ni BP Sara na sabi niya, hindi ako katulad ninyo, wala pa ako sa inyong level na love your enemies. Hindi ko pa kaya yan. Nagiging totohanan lang siya. So, itong sinabi niya ngayon na once kalaban na kita for life. Kasi wala pa siya sa yung level na masunod yung sinasabi ng Panginoon na love your enemies. Ibang level yun kasi iba ang Diyos eh. Tao lang tayo, ang Diyos, iba. He is a God of love. God is love. So, nung una, ang Diyos at tao are best friends. Ginawa nga tayo ng tao for relationship, para ginawa tayo according to the image of God. Kapakawangis natin ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, relasyon. Okay. So, nung una, maganda ang relasyon ng tao at ang Diyos, yung sa Garden of Eden. Eh, sumuway ang tao. Hindi sinunod yung utos. Huwag niyong kainin ang prutas na yan. Sa oras na kainin niyo, mamamatay kayo. Ay kinain, natukso, nahulog sa kasalanan dahil kay Satanas. Na, mula noon, naging enemies na, naging magkalaban na ang Diyos at ang tao. Kailang ang Diyos is iba. Diyos nga siya. Siya ang gumawa ng paraan para maibalik ang relasyon ng tao at ang Diyos. In what way? Pinadala niya ang kanyang one and only begotten son na si Panginoong Hesus. Naging tao, nag-suffer on the right time, namatay sa cross, but nabuhay muli. Anong purpose? Para ma-reconcile ang relasyon ng tao at Diyos. So, ngayon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, yung dating magkalaban, Diyos at ang tao, magiging magkaibigan muli. Yun po ang pamamaraan ng Diyos. Kaya, ako, ganyan din ako. Once na, ano, kalaban talaga. Magdumot yung iba pa, yung nagatanim ng kawayan. Talagang, sa Mindanao, meron yung tinatawag Rido. Ano yung Rido? Yung family o clan war. Talagang
ubusan ng lahi. Yun ang tao. Kailang iba ang Diyos. Kaya, pasalamat tayo at mayroon tayong Diyos na mapagmahal. Despite our sinfulness, we are nothing before God. Makasalanan tayo lahat. Kailang kinalimutan niya yung selflessness ng Panginoon. Iniwan niya yung kanyang glory sa langit, ang Panginoong Isus, pumunta sa lupa, nag-suffer, na, ayun, ipinakita niya na pwede palang, pwedeng ibigin ang iyong kaaway. But that is a supernatural way. Para magawa natin yon, kailangan tanggapin muna natin yung pag-ibig ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? O yun na, yung ebanghelyo. Yung A, accept that you are a sinner. B, believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Tanggapin mo. Yung pag-ibig, yung kapatawaran. Then letter C, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, is let's commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag magawa natin yon, yon, pwede na nating maibig ang ating mga kaaway. Okay? We can love the unlovable kasi ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin, yon ang magbibigay sa atin ng capacity to love the unlovable. Yon ang magbibigay sa atin ng capacity to forgive, to forget ourselves, and sundin ang Diyos. Kasi, ang greatest commandment ng Diyos is love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and to love your fellow men as you love yourself. So, yun po ang kaibahan, pag-ibig ng Diyos, at ang tayo na mga makasalanang tao. Sana ang ating BP Sara dumating din ang panahon na I don't know, sino yung pinaparatangan niya na kalaban na kita for life. Sana darating ang panahon na mag-reconcile din sila. In the red corner, Nagba! In the pink corner, Tanglu! Oh, kinamayan at ang katapos mga kababayan, nilayasan ni Madam Lendy Robredo, etong si President PBM. Hindi kasi papahuli itong mga kababayan eh. Ito, bagoong Pilipinas, bagoong ang mukha. Oh, dahil hinarap ni VP Sara Duterte, etong si Lenny eh. Hindi pwede yan. Oh, hindi pwede yan. Dahil eleksyon ang mga panahong ito mga kababayan. Dapat hindi mapunta sa mga Duterte ang mga boto nitong Pinklawan. Kaya gumawa talaga sila ng paraan para magharap itong mortal na magkaaway. Una, sinungaling. Oh, ganyan talaga dati, di ba? Mortal na magkaaway si Lenny Robredo at si PBBM. Kung titingnan nyo sa kanilang kamayan, oh, parang napakadistansya talaga. Bakit ang layo nyo? Parang naka-fighting stance mga kababayan, no? Namukhang, sige, nakipagkamay ang kamay kong isa, tapos ang kabilang kamay, nakaakmang nakabunot na, oh. Ang layo talaga ng mga distansya mga kababayan. Gayon pa man, for the optics po ito mga kababayan, eh. For election purposes, ipapalabas natin tayo ay magkaibigan. In short, unit team na sila mga kababayan. Oh. Sige, magsama kayo, bahala kayo. Wala kaming pake. Oh. Sama-sama kayong babangag muli lahat dyan. Panoorin natin ang ulat, ha? Hindi lang nagharap, nagbatian at nagkamayan pa. Tapos nilayasan! Sa orihinal na plano, magtatabi si Marcos at Robredo sa upuan sa entablado. Pero matapos makamayan ni Robredo si Marcos, umalis na rin agad ito. Ano ka ba, Lenny? Pagkatapos kumamay mga kababayan, umalis agad. Hinandaan pa ng mga kababayan? Yung upuan, tara katabi ni BBM. Oh.
yung dating magkatunggali. What if, no, si BBM ang presidente tapos ang vice president ay si Lenny? Ano na kayong mangyayari sa bansang ito, mga kababayan? Smia! Ang kilalang magkatunggali sa politika! O, parang tuwa-tuwa si Mirchanko, o. Pinklawan ito, eh. Pinapangulong Bongbong Marcos at dating vice president Lenny Robredo. Nangyari yan sa Sorsogon sa inaugurasyon ng tinaguriang pinakamalaking sports venue sa Bicol Region. Ilang buwan bago ang eleksyon 2025. Ang tingin ni Senate President Cheese Escudero. Ang tingin ni Waiter, oh, by the way, mga kababayan, ang may pakanapala ng pag-meet na iyan ay si Waiter Cheese Escudero dahil bago yan ay nagkasama si Madam Admiral, mga kababayan, at si Waiter, oh, papasyal-pasyal doon. Siya ang naging tulay sa pagkikita ni Madam Lenny at si BBM. Na nasa likod ng paghaharap ng dalawa, unang hakbang ito sa paghilom ng mga sugat. Oh, naghilom na ang mga sugat niya tapos ang sinusugatan niyo ngayon ay taong bayan. Ang mga politiko, mga kababayan, ay naghilom na daw ang mga sugat nila. Tapos dahil unit team o unitain na, mga kababayan, ang sinusugatan na ngayon ay kaban ng bayan. At anumang di pagkakaunawaan ng dalawa. At mula po sa Sorsogon, nakatutok live si Jonathan Anda. Sama-sama kayong babangag mo. Jonathan! Go! Mel, Emil, Vicky, mabilis lang yung pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo dito. Parang kinain nila ang kanilang mga sariling mga suka, mga kababayan, ano. Tapos sabi ng mga loyalist tayo, mga kababayan, eh, bakit si Sara Duterte o Kinita? Naging kalaban ba sila? Ni VP Sara at si Lenny doon sa ano, sa politika? Sa harapan talaga, mga kababayan, ha, na pareho silang tinakbuhan? Hindi naman. At hindi tinilevise. Not for the optics. Si Lenny nga ang nagbalita. Tampo ni Lenny ang naglabas ng balita, mga kababayan, di ba? Ito sa Sorsogon City, pero symbolic raw ito, sabi ng Sorsogonano na si Senate President Cheese Escudero. Dahil nangyari yung pagtatagpo dito sa loob ng Sorsogon Sports Arena kung saan daw pinapractice ang sportsmanship. Sportsmanship! Ayan, mga kababayan, sportsmanship pero naka-fighting stance. Parang yung talagang nasa rumble fight, mga kababayan, bago mag-umpisa magjumbagan. Sige. Handshake muna, tapos diretso na ano, gulpihan. UFC. Nagkamayan, nagngitian. Nagplastikan. Nagbatian. Ganyan ang mabilis na muling pagtatagpo ng kilalang magkalibal sa politika na sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo dito sa Sorsogon City. Pambihirang pagkakataong nagkasama muli sa publiko sina Marcos at Robredo na naging mahigpit ang tunggalian sa pagka-vice presidente noong eleksyon 2016. Natalo noon ni Robredo si Marcos sa lamang na 263,473 votes. Nung panahong vice president, natalo nga. Anong sabi niyo, Gadon, na mas marami ang mga loyalistay? Bakit hindi napanalo ng mga loyalistay si BBM noong hindi pa siya kumampi sa mga Duterte, ha, noong panahong tumatakbo siyang vice president? Ngayon lang dumami, nag-landslide, mga kababayan, nang nakipag-join sa mga Duterte. Apela ito ni Marcos sa Korte Suprema na umuupong Presidential Electoral Tribunal, pero hindi siya pinaburan nito. Muling nagharap ang dalawa sa 2022 presidential elections kung saan si Marcos... Nag-landslide na dito, mga kababayan, dahil nambudol na sa mga Duterte, eh. Naman ang tumalo kay Robredo na may malaking lamang na boto. Ang resulta, tinanggap naman ni Robredo. Si Senate... What do you expect? Kahit di mo tanggapin, eh, hindi ka rin mauupo President talaga. President Jesus Escudero ang naging dahilan ng pagtatagpo ngayon ni Marcos. Mga kababayan, ang kilay, oh. Tingnan nyo, mga kababayan, na fade away na ang kilay. Retouch na naman yan ang keys. Di ba after 6 months, yung tatlo sa kilay, mga kababayan, microblade, ipaparetouch yan. Kukupas yan, eh. Ano, kumupas na. Kumupas na, mga kababayan. At Robredo. Inimbitahan daw ni Escudero si Robredo na samahan siyang salubungin ng Pangulo sa pagpunta nito sa Bicol para ito sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena. By the way, mga kababayan, ang Sorsogon Sports Arena, sina Pangulong Duterte pala ang nagpondo niyan, ha? Inisyatibo yan ng Duterte administration, mga kababayan. Mga kababayan na ngayon, ni isang acknowledgement, wala talaga silang ginawa. Inangkin na talaga lahat, mga kababayan. Nilagyan ng pangalan ng BBM. Kahit pa sa speech, mga kababayan, wala naman lang banggit na
Ito ay dahil sa inisyatibo ng dating Pangulong Duterte. Sila ang nagpondo. Oh, nagpondo. Dating administrasyon, mga kababayan. Si BBM lang ang nag-opening, mga kababayan. Tapos sila dyan ng A Project of Marcos Administration. Sa'yo na yan. Oh. Anyway, hindi naman yan kailangan ni dating Pangulong Digo ngayon ng recognition. Ang sinasabi ngayong pinakamalaking sports venue sa Bicol Region na may 12,000 seating capacity. Symbolic yun dahil sa sports arena. Sa sports arena, nagsisilbi akong waiter dyan. May nagkasama-sama, an odd. Tama-tama. Ito si Jesus Escudero. Nabudol tayo dito dati na Tagalog talaga, mga kababayan. Makata magsalita. Yun pala, Inglesero, Smeo. Paka na lang pala niya, mga kababayan, sa media. Trio, di ba? At siguro magandang pagpulutan ng... Pulutan, inuman niya dyan, pulutan, party-party after. Ng mga politiko yung nangyari. Sabi ni Rocky, malakas na magyosi ito. Smoker, ewan na natin kung tumigil na dahil kabatkada na sila ni Rocky, mga kababayan, nabang pausok. Smoke. Base sa vlog ni Rocky, ha? Smoke and drinks. Kaya pala, magka-vibe sila ni Admiral, mga kababayan. Ika nga, sa karera ng politika? Ewan na natin hanggang ngayon pa ba? Smoker ka pa rin, gaya na sabi ni Rocky, at drinker. Alalahanin natin yung pagiging sportsman, yung pagsunod sa rules and regulations, at yung pagtanggap ng maluwag kung sino ang magwawagi mananalo ng medalya man o sa kasong ito sa halalan. Naroon din sa pagtitipon si dating Senador Bam Aquino. Si Pagpag, mga kababayan, grabing atake din yan sa mga Marcos, di ba? Siya nga ang campaign manager at mga... Siya ang nagkukumpas ng kanilang hanay, mga kababayan, papuntang Inidoro. Inang pinaslang na si dating Senador Ninoy Aquino na nakalaman din sa politika. Ang sinabi nila, pinatay ang kanilang tito ni Marcos. Ngayon, unity kanang team mga na. Marcos, si Bam ang naging campaign manager ni Robredo noong eleksyon 2022. Nahadukin, siya ang nasa likod, mga kababayan. Naniniwala si Escudero, simula na ito ng paghilom ng anumang mga sugat sa pagitan ni Robredo at Marcos. Kampi-kampi na kayo. Kampi-kampi na kayo. Tapos naghilom na sila, tapos ang bayan ngayon ang sinusugatan. Tingin ko rito, unang hakbang tungo sa paghilom ng kung anumang sugat, anumang hindi pagkakaunawaan. Dahil alalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay political, hindi personal. Alam naman namin ang mga balahibo ninyo. Madaling maghilom yun. Mas madaling maayos siguro yun. Dilawan itong si Sabi niya, mga kababayan, close na close sila ni Panot, mga kababayan. Ganyan. Ngayon, kinain na ang kanyang suka, mga kababayan, mga Marcos. Personal. Sa original na plano. No, si BBM, ngiwi na naman, mga kababayan. Lahat ng anggulo, mga kababayan. Pangiwi na naman. Original na plano, magtatabi si Marcos at Robredo sa upuan. Sa dapat magkatabi si Tanglo at si Nagba, mga kababayan. Tablado. Pero matapos makamaya ni Robredo si Marcos, nilayasan. Umatis na rin agad ito dahil may appointment pa raw sa Naga. For the optics lang, mga kababayan. Ano masasabi niya dito? Nag-unit team na sila. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below. May alam ako pero hindi ko sasabihin. Yan po, mga kababayan, ang tila ngayon pinapahiwatig ni VP Inday Sara Duterte dito sa handler. Handler, mga kababayan, ng mga taong gusto magpa-impeach sa kanya. Nang sabi ni VP Sara, may hawak akong video. El secreto na muna. Video laban sa'yo, handler. Mas malala pa raw ito sa pulveron video, mga kababayan. Na kung pagbibintangan nyo ako na betrayal of public trust, etong hawak kong video, eto ang siguradong betrayal of public trust. At ewan lang natin, mga kababayan, kung sino ang tinutukoy dito ni BP Inday. Si PBBM nga ba? Si Tamba? O si Lisa? O baka all of the above, mga kababayan? Panoorin po natin, ha? Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan, mga kababayan, itong ating mga babait na mga viewers. Lalong-lalo na itong ating napakabait na kababayan, si Henry Francis Franz Asilo. More power daw. More power din sa'yo, Sir Francis. Thank you so much. At gusto rin natin i-welcome, mga kababayan, itong ating pinakabagong member sa ating channel na si Maria Belen Militante.
Welcome, welcome po, Miss Maria Belen. Narito po ang video. May video pa yun eh. Tapos, may video pa yun eh. Sabi nila ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Oh, siya lang ang nakakaalam ng video, mga kababayan. Anong video ba yan? Pero hindi daw yung pulburon video, mga kababayan, ha? Ibang video, si Sarah lang ang nakakaalam. Paano mo ba nakuha, Sarah? Nakapusdit ka ba na nakaganyan na? Videohan natin. Oh, ganyan. At ang video daw ito, mga kababayan, ay maituturing na betrayal of public trust na si Sarah ang kanilang pinagbibintangan na betrayal of public trust at ipapa-impeach na. Ang hawak na itong video ni Sarah ay pwede ika-impeach ng nasa taong na videohan. Oh. Sino ba ang impeachable doon, mga kababayan? Si BBM at si Tamba. Oh. Diba? Pero impeachable ba ang ano, House Speaker? Pwedeng kasuhan. Oh, pwede naman kasuhan. Ang articles of impeachment, sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong sino sa tingin mo? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang tawa ni Sarah, oh. Ang tawa ni Sarah, oh. May alam ako, hindi anak na miingin. Oh, parang ganyan. Sa lagi nilang sinasabi kung mayroon mga impeachment. Oh, kiputi ng ngipin ni Sarah, mga kababayan, no? Ikumpara nung sa ngipin ni BBM, mga kababayan. Kidilaw ng ngipin ni BBM. Diba, yan daw ang isa sa mga ano, mga kababayan. Palatandaan na mayroong mga something-something. Oh, kaya na lang mag-research. Naririnig nila. Yung ganyang mga ngipi. Sa'yo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am. Kinuot ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula, yan. Tapos sabi ni Sarah, may handler itong si Castro, mga kababayan. Ikot ko ulit para, ano... The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then, yes, nagsalita kanina, sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Ginawang aso, mga kababayan. Sino? Alam ko kung sino. Pero sino ang kanilang amo ng mga asong ito? Hindi ko siya masabi. Pero alam na natin kung sino. It's either Tamba, Lisa, and Ngagnag. Sila, all of the above, pwede rin. Proper time. Siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko. Sige, ilabas muna, Sarah. Yung lahat ng alam ko. Pero mas mabuti na kasi yung may hawak ng alas, mga kababayan, eh. At ilalabas po ito in the proper time. Proper time. Lahat naman may proper hindi time. Hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya, eh. So... Kaya nga, mga kababayan, di ba, pinatawag yan si Sarah dahil hiniring-hiring nila. Hindi na sigondahan, mga kababayan, wala na kasunod dahil na-threat sila, mga kababayan, eh. After sinabi ni Sarah na may video ako. Sige, don't tempt me. Wag niyo akong pilitin na ilabas ito. Kagaya ng ano, mga kababayan, yung si dating Pangulong Digong, laging tinitira ni Sabah. Dilima, sabi ni dating Pangulong Digong, sige, pagpatuloy mo lang yan, ilalabas ko tong X-rated video mo. Oh, tumahimik ang Sabah, mga kababayan. Iba na lang ang tinira. Oh. Nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler. Iisa lang? Ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Oh, mga aso, mga kababayan, no? Oh, iisa lang ang handler. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. May dalawang tali, ah. Parang aso, may dalawang tali. Ito si Franz Castro. Dito siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ano eh. Sino ang logical dyan, mga kababayan, na handler?
Parang ngayang halimaw na may tatlong ulo, mga kababayan. Ang dami niyo ng materials, oh. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Susunod na araw, susunod... Okay lang. Na buwan, ano pang trabaho ninyo? Wala na kayong balita, oh. Hindi. Wala niyo pang balita. Hindi. Sino alam niyo naman, eh. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Mm. Ha? Mataba ba? Oh. Alam, babae, lalaki. Mm. Niyo ko sino? Gusto niyo lang manggaling sa akin. Malaki ba ang tinga? Di ba kaya Sara, kulubot ba ang mukha? Marami bang wrinkles? O di ba kaya... Ang hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ding mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.